nasa handang magbayad ng 1 milyon para humiga ka sa kama ng 2 buwan. Yo, kamusta? Welcome back ulit sa ating channel na kung saan mag-e-enjoy ka na, may matututunan ka pa. Yep, tama ang narinig nyo. Isa ka ba sa mga tao na tinatamad gumalaw at halos ayaw nang umalis sa kama tuwing umaga? Yung tipong hindi ka na makabangon para pumasok sa eskwelahan o trabaho dahil napasarap ang higa at tulog mo. Umaabot pa nga sa punto na hinihiling na lang natin na sana pwede tayong humiga kahit kailan natin gusto. Maging sa pagkain ay sa kama na ang iba sa atin kumakain dahil kakaiba nga naman ang comfort na ating nararamdaman pag sa kama natin ginagawa ang mga bagay na ito. Kaya kung ang pangarap mo ay magtrabaho ng full time nang hindi umaalis sa bahay at lalo na sa iyong kama, ay dapat mong malaman na ang NASA o National Aeronautics and Space Administration ay naghahanap ng mga tao na pwedeng humiga sa kama sa loob ng 70 days ng tuloy-tuloy. Pero syempre, may mga requirements para sa mga kalahok na pwedeng sumali. Unang-una, dapat ay kaya mong magsalita ng German at ang edad mo ay nasa pagitan lang ng 24 at 55. Pwede kang manood at mag-Netflix and chill habang ine-eksperimentuhan ang iyong katawan. Sa ganitong proseso ay malalaman ng mga scientist kung paano nga ba nag-a-adapt o nag-iiba ang ating katawan sa lugar na kung saan walang bigat na nararamdaman, tulad ng mga nararanasan ng mga astronaut sa kalawakan. At sa ganitong proseso rin malalaman ng mga space scientist kung ano nga ba ang pwedeng gawin sa ating katawan, lalo na para sa katawan ng mga astronaut sa kalawakan kapag nalagay na sila sa ganoong sitwasyon. Sa outer space kasi ay kinikailangan na laging magpunta sa space station ng mga astronaut para makapag-exercise. Ito ay para mapanatili ang lakas ng kanilang katawan dahil katulad ng paghiga sa kama, ganito rin ang epekto at pakiramdam ng mga astronaut sa kalawakan habang nagpapalutang-lutang ang kanilang mga katawan sa zero gravity. Wala silang nararamdamang bigat at pwede itong magresulta sa iba't ibang mga komplikasyon sa katawan. Ang pagdadaanan ng mga kalahok ay katulad ng mga sumusunod. Una ay ang 15 days of familiarization. Ito ay phase na kung saan ay aalamin ng mga eksperto kung kailan at gaano katagal nagiging pamilyar ang katawan ng tao sa lugar na wala itong bigat na nararamdaman. Kapag nakumpirma na nila ito ay pupunta na sila sa second phase na kung saan tuloy-tuloy na hihiga ang mga kalahok sa kanya-kanya nilang mga kama sa loob ng 60 days. Doon na rin isasagawa ang malalimang pananaliksik sa pagbabago ng kanilang katawan. Sa loob ng mga panahon na ito ay pwede nilang gawin ang lahat ng gusto nila basta ang panuntunan ay bawal silang umupo o tumayo. Mula sa pagkain hanggang sa kanilang pagdumi ay gagawin nila itong lahat ng nakahiga. Pero may mga pagkakataon syempre na kailangan baguhin ang anggulo ng kama para mapanatiling nagsisirculate ang kanilang dugo sa katawan. Kapag natapos na ang pangalawang phase na ito ay pupunta na sila sa pangatlo at panghuling phase, ang 14 days of rest and astronaut rehab. Ihahanda na ulit ang katawan nila para maging normal na ulit ang kanilang pagkilos dahil katulad ng mga astronaut na umuwi sa ating mundo ay ganoon din ang kanilang nararamdaman na tila hindi sila makakatayo at makakapaglakad ng maayos. Weirdo mang pakinggan ang eksperimentong ito, pero para sa iba ay handa nilang ialay ang kanilang katawan alang-alang sa science, lalo na at ang NASA pa ang naglunsad nito. Naniniwala din ng mga scientifico na sa pamamagitan ng ganitong mga pag-aaral ay kinabukasan ng sangkatauhan ang nakataya. Kaya hanggang sa muli mga kasaliksik, muli po maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.